Hello sa inyong lahat mga boss. So ngayong araw na to, product review ulit po tayo. So nakikita ninyo sa harapan ninyo is itong ating Tudin Android Car Stereo. So yan yung gagawa natin ng product review. So sa mga interested na malaman kung anong feature ng Android Car Stereo nito, mga boss, panoorin nyo lang po ang video na ito. Itong ating Android Car Stereo na to is a touchscreen, full touchscreen yan. So makikita nyo, walang buttons dyan, kahit na ano, bukod sa LCD display. Tapos maging itong mga symbols na to, touchscreen din yan. Makapansin nyo ito, yung control button, ayan. So touchscreen yan all over. And then syempre mga boss, hindi mawawala pagdating sa Car Stereo yung radio function. Ayan, try natin yung radio function. Oops. Kahit radio yan, hindi tayo pwede mag-play ng video sa yan. May mga frequency channels naman. Ayan. Ayan. So narinig nyo, nagpi-play siya ng music through radio. So another function yan for this stereo. Next function mga boss is of course pwede itong mag-play ng videos via USB. Kasi dito meron ako USB cables dito. Meron yan dalawang slot. Ayan, so kakabitan ko muna siya ng USB drive. Ang laman ng USB drive na to is mga Zumba videos. Ayan, then dito tayo sa video. Ayan, so magpe-play lang ako for several seconds mga boss. Iiwasan lang nating ma-copyright itong ating video. Kasi bukod sa music, meron din silang video na pag-aari ng mismo mga vloggers na yan. Ayan, so magpe-play yan, several seconds lang. Ayan, so pinakinggan ko sa inyo kahit mga several seconds lang ng video. At this nakikita nyo na talaga nagpi-play siya ng video from the USB. Tapos tulad niyan, pinakita ko sa inyo na dalawa. Pwede niyo gawin diyan mga boss, since meron pa akong isa pang USB drive dito. Ito naman, laman nito is mga movies for kids. So kahit sabay na nakakabit yung dalawang USB drive na yan, is pareho yang babasahin. Tingnan natin ngayon. Back natin. So andiyan pa rin yung mga tawag dito, mga Zumba videos, kasi since nakasaksak pa rin yung isang USB drive. Tapos makikita nyo, meron na rito mga videos mamaya ng movie kids. Ayan, mga movie kids for movies. Ayan, movies for kids pala rather. Okay, so play natin mga several seconds lang. Ayan. Ayan. Okay. So nakita ninyo, kahit dalawa yung USB na nakakabit, parehong magpi-play. So that's good. That's a good feature nitong ating stereo. Yun nga lang mga boss, wala siyang ibang way para makapag-play kayo ng video from external devices, kasi hindi siya nakakabitan ng SD card. So walang SD card slot yan. Kaya ang only way para makapag-play tayo ng videos dyan from external devices through USB drive. Tapos sa mga taong hindi naman mabuhay ng isang araw mga boss na walang YouTube, ayan. So merong Wi-Fi function itong ating Car Stereo. Connect lang natin siya sa Wi-Fi. Ayan, connected na siya. Tapos YouTube, may YouTube na to pre-installed, ayan. Ayan, so pwede tayong mag-play ng any video. Ang gagawin ko, magpe-play ako ng any video na meron ako. At least, ito hindi to maka-copyright kasi video ko naman ito. Wait lang natin. Ayan. Ayan. Tapos, pwede natin lakasan yung volume nyan. Medyo mahina yung volume. Make the cheesy switch to the sauce preferred by more kids. Ayan. With more cheese. Ayan. So since meron nga siyang Wi-Fi function, pwede kayong mag-YouTube. Iniwan natin ang ating... Ayan. Make sure lang mga boss, syempre bawal na bawal manood tayo ng videos or ma-distract tayo while driving. Pwede nyo gawin to kapag nakapark kayo or waiting for someone.
Pero pagka nagda-drive, wag na wag kayo manonood ng video. Hayaan nyo na lang yung mga passengers ninyo ang manood, pero kayo wag na wag po kayo manonood. So pinakita ko lang sa inyo isa pang function na to. And then syempre meron, since pwede mag YouTube, pwede rin mag Google. Ayan. Kung ano man yung gusto nyong i-search sa Google. Ayan. Kahit ano yung gusto nyong i-search dyan. Ayan. So kapag nag-search kayo Google or Yahoo, anything, as long as connected kayo sa Wi-Fi, pwedeng-pwede. So magandang feature ito nitong car stereo, yung Wi-Fi function na ito. Meron ding tong Bluetooth function, mga boss, na pwede nating i-connect sa ating mga cellphone. So kailangan lang nating i-pair yan sa ating cellphone. Bluetooth. Enable lang natin yung ating Bluetooth. And then car BT. Ayan, so connected na. Tapos dito naman sa ating cellphone, pwede tayong mag-play ng songs. Since Bluetooth nga 'yan. Free songs na lang yung aking ipi-play. Ayan. So yung naririnig nyo sa background music natin, yung music na nagpi-play dito sa ating cellphone. So Bluetooth function nya yan. Post na natin. Tapos, bukod dyan mga boss, syempre, since connected na yung phone natin dito sa ating car stereo, yung Bluetooth function, press lang natin yan. Medyo hindi lang masyadong kita dito sa ating monitor, mga boss, dahil medyo nagre-reflect yung sunlight. Tapos, pansinin ninyo, ayan, contacts. Pwede nyo i-download yung contacts, tapos lahat ng contact dito sa phone nyo is magre-reflect ngayon dito sa ating car stereo. So ayan, makikita nyo ang dahi-dahing contact number dyan, pati mga tinawagan ko, pati mga tumawag sa akin, etc. Ayan, so napakaraming contacts na yan. So, madali na sa atin to make a call. Wait lang. Ayan, so ayan. Tinry ko sa tawagan si Sir Makel sa Pampanga, wala lang akong load. Pero naririnig nyo yung speaker mismo na sasakyan nyo, naging speaker para doon ko marinig yung salita nung kausap ko on the other line. Tapos yung, syempre yung mic pa rin na magagamit, yung mic pa rin ito. Pero since sensitive naman ang microphone ng mga cellphone, kahit na hindi na natin to ilapit sa bibig natin, maririnig pa rin yung ating salita. Ayan, so para lang siya naka-loudspeaker, mga boss. Mga boss, yun naman yung auxiliary. So yung auxiliary na yun, mga boss, marami kayo pwedeng gawin dyan. Pwede natin kabitan to ng TV Plus. So basta compatible yan sa video plug, kagaya nung nasa picture. Tapos mirror link, yung display ng cellphone ninyo, kung gusto nyo na medyo mas malaking display, pwede dyan, i-mirror link lang. May plug lang na gagamitin, may kasama namang adapter yan. So hindi ko lang maipakita sa inyo ngayon kasi itong aking auxiliary is nakakonect ngayon sa aking car dash cam. So meron akong 3D surround car camera dito. So ayan, so yung auxiliary, dyan nakakonekta ngayon yung aking dash cam. So hindi ko lang maipakita sa inyo totally yung mirror link. Tsaka wala lang ako TV Plus, para ma-example ko rin sana sa inyo na pwede siyang kabitan ng TV Plus in case na gusto ninyong magkabit. Ito pa mga boss, yung isa pa niyang function na makakatulong din sa atin pagdating naman sa driving, kasi meron tong GPS. So ayan, wait lang. GPS. So mapapansin nyo, may Google Maps tayo. Ayan. So pag gagamitin naman natin yung function ng Google Maps, of course, kailangan natin ng Wi-Fi connection. So kahit sa mobile data lang, pwede naman siyang i-connect through phone. Ay, may Wi-Fi connectivity siya. Wi-Fi function. So wait lang natin mag-load yung Google Maps. Ayan. So nakikita nyo ngayon, ito yung kulay blue. Yan yung location kung nasaan yung ating sasakyan. Ayan. In case na meron tayo pupuntahang lugar, pwede nating i-type dyan. Let's say pupunta tayo ng sabihin na natin Bulacan, Baguio na lang.
Ayan, so magpapakita siya ngayon ng mga routes na pwede natin gawin. Kung medyo nahihirapan kayong gamitin si Google Maps, pwede nyo rin namang gamitin si Waze. Ida-download nyo lang since meron namang wifi connection itong ating stereo. Pwedeng-pwedeng gawin. Ayan. Ayan. Ayan, Baguio. Ayan. So makikita nyo, ito yung tinuro niyang daan mula rito sa Maynila, sa Quezon City. Ayan, tayo from Quezon City. So going to Baguio, 241 kilometers through NLEX, SETEX, and TPLEX. Tapos, yan, dire-direcho tayong Baguio. So, makakarating ng Baguio in just 4 hours, 3 hours and 44 minutes sa araw na ito. So, yan, so pwede natin gamitin yung kanyang GPS function. So, malaking bagay yan. Since dito siya naka-install sa ating sasakyan, so napakagandang bagay na meron din siyang GPS function. Guys, pagdating naman sa driving natin, may naitutulong din itong car stereo na to. Meron din kasi itong reverse parking assist. So kapag nilagay natin ang ating transmission sa reverse, tignan nyo yung ating stereo, mapupunta siya ngayon sa reverse camera. Ayan, makikita nyo. So kahit nagpe-play siya ng video, once na ilagay natin sa reverse yung ating transmission, automatically lilipat siya into reverse camera mode. So ipapakita niya yung likod ng ating sasakyan. So magandang feature to pagdating naman sa ating driving. Ito yung malaking bagay na maitutulong naman ng stereo na ito. Tapos makikita nyo, malinaw naman yung kuha ng camera. Okay, so marami pang mga minor function itong ating stereo na ito. Makikita nyo, may calculator. If you need a calculator, pwedeng-pwede. You can use yung calendar. Updated naman yan kasi nasiset naman yan sa settings. And then, what else? Play Store. Ayan, sino pinakita ko na yun sa inyo kanina. Ayan, so sa mga interested na bumili ng car stereo na to, itong 7-inch Android car stereo na ito, ilalagay ko po yung link ng product doon sa description box and also doon sa pinned comments, mga boss. So kayo na lang po yung personal na mag-visit doon sa website, sa Banggood. Sa Banggood kasi nabibili itong product na to. Tapos check na lang din po doon kung magkano yung kanya presyo. So overall, mga boss, maganda yung kanyang functionality. Marami akong nagustuhan sa kanyang function, especially dun sa pag nagagamit ko na rin siya for navigation, tapos sa driving, and also yung Android function niya like YouTube, may Play Store siya, and also pagpiplay ng mga video. So maraming salamat po sa inyong panonood, mga boss, at sana nagustuhan nyo ang pinakita kong product sa inyo ngayong araw na ito.